ipaliwanag rin ang usapin na ito ngayon. Makakasama nating muli ang relational life coach na si Doc Ali G. Nagutom na naman ako. Yeah! Huwag ka magutom kasi Doc yan. Ah, doctor pala. Oo. Good morning. Alam mo, gaganda ng storya niyo ha. Kanina, iba-ibang naririnig ko ha. Pero Doc, bakit kaya ang ilang mga sa atin dito sa mga kababayan natin, Doc, na pagka narinig natin na ang isang tao ay may karelasyon na foreigner, parang nagtataasan ng kilay. Ano tong stigma na yon? Stigma ba yon or parang inggit lang? Alam niyo po, para sa akin, ang tingin kasi fairy tales, diba? Always the prince charming, yung mga ganun. Iniisip natin talaga, oh, ito, nakakuha ng ano, naka-jackpot agad. Oh, yan, ganyan sinasabi. Naka-jackpot agad, si Manay. Inggit, more or less. Meron pa kayo na-experience na ganun? Yes, Ina. Ako, hindi ko naiisip yun na na-judge ako ng mga tao. I'm oblivious. Pag nasa labas kami, hindi ako aware. Pero, ano yung oblivious? Oblivious, yung hindi ka aware. Yung ganun. Pero naka-jackpot naman talaga ako sa asawa ko. Correct! Ito naman talaga. Oo, diba? Para naman sa akin, siguro yung mga nagsasabi lang na gano'n, parang hindi kasi nila alam, hindi nila kilala ka personally o yung kasama mo, kaya na may nasasabi sila. At saka kasi, nasa industriya kayo, mas nakikita kayo ng tao, diba? So parang mas tayo yung napapansin. Paano mo na-handle to, Crystal? Meron ba sa yung experience na gano'n? For us, I think sa, you know, sa friends namin in our community, halos madami na kasi na foreigner yung napapangasawa. So, hindi na yung bago. Yung sinasabi ko na parang friends ng circle kasi namin dito na friends na namin lahat ng boys. So, we don't find romance in them na. Tapos, half of the boys are gay who are best friends. So, talagang import ang tawag namin. And usually, in our circle, we meet the plus one abroad habang nagta-travel. Yun. Pero ayan. Ito kay Crystal. Yes. Kasi di ba syempre mga foreigner medyo ano sila, straightforward sila. Yun nga, walang paligoy-ligoy. Paano nyo sila kino-confront? Doon ako nahihirapan kasi especially tayo mga Pilipino, paligoy-ligoy tayo, iikot tayo. As long as hindi tayo magko-confront, hindi tayo sanay sa argument. And si Justin, ang na-notice ko din is maganda din siya na trait. Naiinis siya, sasabihin niya sa'yo, after 30 minutes, 1 hour, finish. So, wala I don't know, that's something that I had to learn. Okay. Si Miss Ina naman. Parang, I sound like your husband. Ako yung ganun, I'm so straightforward sa relationship namin. Kailangan masabi ko, pero after that, wala agad. And yung asawa ko naman, yung mabait. He's so understanding because he's 7 years older than me. So he's very, very matured. Kaya nag-work yung marriage namin.